Magandang buhay, mga kaibigan! Welcome to Home Food Garden Channel. And for today's video, ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-sterilize, mag-refresh, or mag-reuse ng pating soil sa madali at epektibong paraan. So, sa ngayon, proceed lang tayo. So, gagamit lang tayo dito ng gamit na lupa. Ito ay pinamahayan na ng insekto at fungi. Wala na rin siyang nutrients dahil sa pagdilig, sa ulan at epekto ng piste. Number 2, tanggalan lang natin siya ng bato. At durugin lang din natin ang mga matitigas na lupa. At tanggalin din natin ang mga debris or mga ugat, sanga, dahon. Number 3, salain lang natin para matanggal natin lahat ng kailangan tanggalin. At kung meron kayong magamit na mas pinong salaan, yun yung mas magandang gamitin para pati insekto ay pwedeng matanggal. So ito na ang ating natanggal na mga bato at ito naman ang ating nasala. Number 4, ibilad sa araw ang lupa. Sa ganitong paraan ay natatanggal natin ang mga fungi, mga insekto, at ma-sterilize natin ang lupa. So mag-start lang muna tayo ng kaunti dahil maliit ang ating space or bilaran. At ito mga friends, mahalagang maarawan kahit sa buong araw para makuha natin ang tamang init or tamang pag-sterilize. So, pag medyo mahina ang araw, ibilad natin siya ng hanggang 3 days. Hanggang sa tuyong-tuyo na yung lupa. At once tuyo na ang ibabaw, mahalagang baliktarin natin para maarawan. At mahalagang manipis lang ang ilagay natin para ma-sterilize ng todo. Then, once tuyong-tuyo ng lupa, proceed lang tayo sa next step. So, proceed lang tayo sa mixing. Ilagay lang natin ang ating pinatuyong lupa. So, maglagay tayo ng 5 or 5 parte. Number 6, maghalo din tayo ng compost. So, ito ay ginawa kong compost. Ito yung galing sa aking kusina, mga balat ng gulay, prutas, mga tinabas na dahon. So, meron din akong video kung paano ako gumawa ng compost. So, maghalo lang tayo ng 1 parte. Number 7, maghalo din tayo ng manure. So ito ay manure ng rabbit. But ito is optional. Kung wala kayong ganito, pwede kayong mag-add ng compost. So instead of 1 part, pwede ninyong dagdagan ng 1 pa. Salain lang natin para matanggal ang mga damo na nahalo sa manure. Itong manure ng rabbit mga friends ay napaka-useful lalo na pag meron kayong garden.
Ang manure, mga friends, mahalagang ipatuyo bago gamitin para sigurado. Number 8, maghalo din tayo ng rice hull. So, sa paghalo ng rice hull, nakakatulong ito pang taboy ng mga piste, lalong-lalo na sa mga snail, at nakakatulong din ito pang paganda ng oxygen sa mga ugat or sa lupa, at isa din itong carbon na nakakatulong sa ating halaman. Sa ngayon, haluin lang natin. So, and then, ang ating last at pinakamahalagang ingredient, ang ating paminta. So, ang paghalo ng paminta ay nakakatulong para mapuksa ang possible na natira na mga fungi, insekto, na hindi natanggal sa ating pagbilad sa araw. Magsisilbi din itong protection sa ating lupa or sa ating mga halaman na hindi nakaka-damage or walang side effect or hindi nakakasira sa halaman at sa lupa. And then, after natin mahalo ang isang kutsarang paminta, haluin lang natin ng maigi. And then, pwede na nating gamitin. Sa ganitong paraan ay hindi lang tayo nakakatipid ng pera, nakakatulong pa tayo sa ating kalikasan. Ang paraan na ito ay subok ko na ng paulit-ulit. Maganda ang epekto o resulta. At ito ay gusto kong ibahagi sa inyo na sana ay makatulong sa inyo. So, ayan lang mga friends, maraming salamat sa panunood. Sana ang video na ito ay makatulong sa inyo at ma-inspire kayo magtanim ng mga useful plants gamit ang recyclable para makatulong tayo sa environment at magtanim tayo ng mga herbal gulay para nagagamit natin ang ating tanim at makakatipid tayo ng pera at kakain pa tayo ng fresh at magiging healthy pa tayo. So ayan lang mga friends, maraming salamat sa panunood at kung interested ka sa ganitong topic, pwede mo akong i-subscribe or i-follow ang aking Facebook page. So maraming salamat sa panunood at God bless us all.